100 taon na nakatirik ang bahay na bato na ito sa Chaong, Quezon. Nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon ang pag-aari nito. At sa ngayon, ang nakatira dito ay ang pamilya Pascua na tumatayong caretaker ng bahay. Pero ayon kay Ginoong Renato Pascua o Ato, tila merong iba pang tagapagbantay sa bahay na bato. Natutulog ako dito ng bandang alauna ng madaling araw. Okay. Kinulbit ako. Kinulbit kayo? Oh. Pinalilipat ako sa aking tulugan. Hindi nyo nakikita? Kita ko nyo? Nung ako'y bumangon, kita ko naglakad siya papunta na doon sa hagdan pataas. Anong itsura? Babaeng matandang mahaba ang buhok. Pati asawa ni Ato na si Imelda ay nakakaranas din ng mga makatindig balahibong pangyayari sa bahay na bato. Meron daw dito mga batang naglalaro. Maano lang ko, pauli-uli po sila. Minsan nagpapakita sa akin. Nag-iingay mo ba sila? Para kung nagtatakbuhan po sila. Parang yung nagtatago-taguan. Isinama rin kami ng mag-asawa sa tinatawag nilang underground o ang basement ng bahay kung saan naroroon ang lumang library. Nakatalikod ako, ibig lang, wee, sabi ko, ano ba yan? Ako po'y maglilinis lang, huwag niyo akong likutin. Oo, minsan natatakot talaga ako. Kwento ni Ato, dating may disenyong kabaong sa isang bahagi ng naturang library. Ito po ay pinagkampuhan po ng hapon. Dito po nakalagay yung korting kabaong talaga. Hindi namin alam kung anong ginawa ng hapon doon. Dito po siya ang gumagamit ito. Wala po. Pag mayroon pong estudyanteng mag... Research? Opo, dito po namin pinapapasok. Hindi rin naman po ito magalat. Gawa nga po, mayroon nga pong nanggagalaw daw sa kanila. Sa pinakatuktok naman ng kwarto, ay nagpapakita ang isang babaeng nakaputi. Pag gustong magpakita yung nakatira dito, nasili po dito sa bintana o kaya dyan sa harap na yan. Pati ang kusina ng bahay ay tila ginagawa ring tampayan ng mga kaluluwang ligaw. Minsan po dito may naglalagabungan dito. Yung sabi pong ano, naghihila ng kadina. Dito yon, dito yon? Dito po, natunog yung ito, kadina, paakyat. Yung dahagdanan dyan, pataas? Opo, yan o. Hindi ba kayo nag-isip na umalis na dito dahil lagi kayo nakakaramdam ng mga ganyan? Nag-iisip po ako pero sabi ko sayang din naman. Tsaka po parang nasanay na rin po ako dito. Ano pa man ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa lumang bahay na bato, mananatiling malalim ang pananampalatay sa Diyos na mag-asawang Pascua at ang kanilang buong pamilya. Habang pagtulog at pagising, ginagabayan tayo ng Panginoon Diyos. Marami po mga pangyayari kabayan sa ating buhay ang walang malinaw na paliwanag o dahilan. May mga naniniwala na kasama natin dito sa mundong ibabaw ang mga hindi nakikitang nilalang. Ang mahalaga po, hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.